Hi guys, welcome back ulit dito sa ating video guys. Dito nga po sa video na to, gagawa po tayo ng flower bouquet guys. So ang gagawin po nating flower bouquet dito is all red roses po siya guys. Wale 50 pieces po na red roses yung gagamitin natin dito. At may kasama po itong limonya. Medyo matagal-tagal din po tayo hindi nakagawa ng bouquet na order na kagaya nito. Ang kadalasan lang natin ginagawa ng mga bouquet is yung pang display lang or pambenta. Dito nga po is medyo nilakihan ko po yung bouquet natin na 50 pieces. Kung mapapansin nyo guys, magmumukha po itong 100 piraso dahil nga po gusto ng customer is volume. So yun, kaya ang ginawa ko po dito is hindi ko po siya pinagdikit-dikit. Bali, nilagyan ko na lang po bawat awang niya, nilagyan ko po ng limonya. At siya nga po pala, sa mga laging nanonood at sa mga nagsusupport po ng ating video guys, maraming salamat po guys. At sa mga hindi pa po nakapalo, kung gusto niyo po yung mga bulaklak or yung mga ina-arrange natin, huwag niyo po sanang kalimutan. Pakisapak na po yung follow dyan para lagi po tayong updated kung mahilig po kayo sa bulaklak. So yun lang po, maraming salamat. So dito po, diretso po tayo sa ginagawa natin. Kung mapapansin niyo po dyan, is medyo malaki na po yung pagkaka-arrange natin guys. Nilagyan ko lang po siya guys ng dahon. Yan po yung tinatawag na roscos. Matibay po yung roscos na yan guys. Tumatagal po yan ng mga dalawang buwan o isang buwan. So yun, bali yung ginamit po natin pangbalot dito guys is black tsaka may lining po siya na puti. Kung mapapansin niyo po yung style ng pangbalot natin guys is yan po yung patok ngayon dito sa shop namin. Yung customer gusto yung ganyang style, ayaw na nila yung parang V. Yung tawag po nun dito is mutalef. Hindi ko po alam kung anong tawag sa iba, basta yun po yung laging sinasabi ng ibang customer. Pero itong style ng pagkakabalot natin is madali lang po ito guys. Ayan po, parang naka-addon lang style yan guys. So lalagyan na lang po natin sa may ilalim. So yun, bali ganyan lang po. Ang ginagamit ko nga palang balot dito guys is siguro mga umabot po tayo dito ng 7 na pambalot kasama na po yung pang ilalim. 7 or 8 yung mga ganun. Depende po kung ilang gusto nyo or kung malaki naman po yung bouquet, mapatatansyan nyo po yan kung gaano po karami yung magagamit yung pambalot. Kung gusto nyo ng bongga, kahit mga 10 or 20 pa yung ilagay nyo dyan guys. Ayan po, makikita nyo. Bali, tinipid lang po natin yung pambalot dito kasi nga po is na guyo o na budol ata yung nagtitinda namin dito kasi medyo mura niya na ibigay dito. Dapat nga po is 300 to pero naibigay niya lang po ng 250. Ayan. So bali nilalagyan na lang po natin ng ribbon yan guys. So diba? Ang ganda ng pagkaka-arrange natin ng bouquet. So ito po yung ribbon. Yan. Bali white po yung nilagay nating ribbon dito guys. Request po ng customer pero mas maganda kung red. Diba? Sa tingin nyo anong mas magandang ribbon dito? Ito nga po yung nilagay namin. So yun. So yan guys, bali patapos na po yung video natin. Bali tatali na lang po natin yung ating white ribbon dyan guys. So yun, maraming salamat guys. Sana po ay ma-share nyo itong ating video guys. So by the way, God bless you all. Bye-bye.